to my YouTube channel guys, ramilblog.ph. Ang for this video guys, pag-uusapan po natin guys, multiple AP mode. Gaya po na itong mga ginagamit ko guys, 314 in version 2 na makakalagay ka ng tatlo or apat, ikaw ang bahala guys. Gusto dadami yung gusto mong lalawak yung signal about sa piso wifi in 1, 2, 3, go! Yes guys, mga kapiso wifi, kapiso wifi, good morning, good morning, good morning! Magandang tanghali sa ibang bansa, kung saan sulo ka man sa mundo. Ito po yung patok na negosyos ngayon sa hanggang ngayon na patok sa negosyo. Ito guys, i-explain ko sa inyo kung paano magamit ng 314 or either mag-extend ka ng AP mode about sa piso wifi. So first thing guys, ito yung unit niya. Ito yung galing sa ito, halimbawa ito dito sa loob, ito yung PoE. So PoE papunta, ito yung yellow guys, ganyan nasa loob guys eh. Ngayon dito sa 1, tapos ngayon mayroon siyang itong LAN papunta sa gigabyte, yung USB LAN papunta sa orange pie natin. Ito yung nasa loob, paganon. Ngayon guys, kaya man in-explain ko guys, para lumawak po ang ating range sa ating customer, mapalapit natin sila. So pagkatapos ng ano guys, sa 1, yun ang nagsusupply. So LAN, ito yung AP mode namin guys, pinrogram ko na AP3, 6 and 7. Makikita po natin yun guys pag nagtatry ako, nagtitesting natin sa range niya kung pumasok siya. So pagkatapos na mayroon siyang supply sa 1 to PoE guys, dito ito yung PoE, paulit-ulit ako guys no, para maintindihan at maunawaan po natin guys at masundan po nyo kung gusto nyo gumaya or ito yung pagbabasihan na magkakaroon po kayo ng multiple AP mode guys. So ito guys, LAN. So LAN, kukuha ka lang ng ito yung mga wire na in-example ko. Tapos sa AP second course is naka program ng 6 Clark Piece Wi-Fi 6. So 6 to. So LAN to LAN, LAN to LAN. Tapos yung 1, ito naman yung adapter niya, yung PoE adapter niya. So ito nakalagay guys, LAN. Ito guys, LAN, PoE. Yung LAN dito sa LAN. Yung PoE dito naman, i-connect mo naman sa PoE to, saan siya pupunta? PoE itong LAN papunta sa LAN. LAN na naman dito guys. O LAN. Yeah, ang 1 always siya sa yun siyang nagbibigay ng power, yung PoE. Tapos yun lang, LAN to LAN, niya 1 sa power niya. Kung mag-extend ka naman, ito na naman papunta doon. So ngayon guys, i-example po natin guys kung totoo siyang gumagana. So ulitin ko rin guys, no, mga kapiso wifi, kapiso wifi. Pinrogram ko na to na ano po, yung 3, 6, 7, para mayroon akong palatandaan kung saan ko po ilagay yung aking antenna. So ito guys, so mayroon akong tatlong cellphone ito para katunayan na makakunik siya sa ating mga antenna. Tapos ito guys, so una try ko guys, maghuhulog ako guys. So una itatry ko to yung AP number 3. So hanapin natin guys. Yan. So kailangan lang kasi na mag-invest pa tayo guys, kasi lalo na pag sa malaman natin na marami ng mayroong mga piso wifi, so kailangan din mag-upgrade po tayo sa ating
mga antena pamagitan ng ating piso wifi. So pag hindi siya lumabas ng ano guys, itatype nyo lang siya dito sa Chrome. Pasok ka lang po sa Chrome para makapasok siya. Ayan guys ha. Yan ngayon guys, i-check lang siya na sa yung mga cable na ano siya, na hindi siya ano, kasi minsan nag-IP allocation yan. O gaya nito, na ano ko yung nasagi ko yung isang wire niya. So nagre-restart siya sa ano niya. So antayin lang natin guys na lumabas. Kaya hindi siya lumabas yung ano. So unahin ko na lang tong kasi dito eh, nagre-restart siya. Kasi yung cable niya nasagi ko. Kaya ngayon antayin lang natin guys kung mag full bar siya. Mag full bar. Kaya ngayon sa pamamagitan na ngayon, mayroon naman din yung pamaraan yung wireless bridge mode. Ngito lang ginawa ko, through wire siya. Kaya ngayon yan, palabasin natin yung ano, kung makakonnect ba tayo, yung hulugan natin sa ating unit dyan sa yun, pag lumabas yung tray. Ulitin ko guys ha, pinrogram ko na to yung mga compass ko na N314 version 2 3, 6 at 7. So palabasin po natin yung 3. Yan, nandiyan natin guys, lumabas na. Ngayon, hulugan natin guys yan sa Chrome para makahulog tayo. Yan, na-type natin yung 10.0.0.1. Yan. Tapos yan, may 4 hours po ako. Dagdagan po natin guys. So nag-green po ang ating unit guys. Hulugan po natin guys ha. So ito 5. Hulugan natin oh. So yun, yun, nagkakaroon ng oras guys, 5. Ngayon, ipi-play ko siya guys sa ating sa YouTube. Yan, naka-play na siya, mayroon akong oras. Ngayon, papasok po ako sa YouTube na makapag-play siya. Ayun. Yun guys, oh. Ayun, yun yung channel natin guys. Pag mayroon man tayong natutunan, bigyan naman na makapag-subscribe po tayo at click the button para makasunod po tayo sa susunod na video. Antayin na lang natin guys para ano, masunod siya. Yan o, di ba guys? So gumana na siya guys sa 3. Ito naman sa 6 na tulugan ko. Pagdanahin na naman natin hulugan. O ngayon guys, ulitin po natin guys yung ginawa na nakaprogram sa compass. Number 6 ang registered ko. So hanapin po natin yung number 6. Nakatunayan po na makunik pa rin po tayo. No, number 6 Clark Quiso Wi-Fi 6. So 6 yung lalabas ang portal guys. Yung lumabas ang portal, wala tayong oras guys ha? Kasi sa 6 po tayo. Ito po yung katunayan no? 6. Tapos insert. Magigreen yung item natin guys. Yan, magigreen yan. Tapos, hulugan po natin ng 5 piso para magkaroon tayo. Tutunog yung ang cellphone, guys. Yun. Yun. Daan po natin, guys. Ngayon, patunayan natin na nakakunik na siya sa ating ginawang multiple AP mode sa outdoor na antena natin. So, pupunta po tayo sa YouTube kung gagana ba talaga. Ibig sabihin guys na yung actual na ginagawa natin ito guys oh, i-search ko yung YouTube channel ko guys, ito guys ramirgingal.blog.ph. Yan, yan guys, ramirblog.ph. So pangatlo guys, so number 7 po tayo guys. Sa number 7. Sa IP mode number 7. Ngayon, ito naman, patunayan naman natin. So, hinaan muna natin guys. Hinaan ko sa ano. Yan, hinaan ko muna. Yan. Ngayon,
i-ano natin sa 7. Connect po natin sa EP Moods Compass 7. Clark 7 lang ginagawa, guys. Clark Piso Wi-Fi 7. Clark Piso Wi-Fi 7. Yan, guys, ha. Yan. Clark Piso Wi-Fi 7. So, pindutin po natin yun, guys. Lalabas po yan dito. Yan, o. Clark Piso Wi-Fi 7. Connecting ng connecting. Tapos, lalabas yung portal. So, ito yun siya, guys. O, yan. May 3 hours lang kayo. Pero, dagdagan po natin yun, guys. 3 hours, ha. Dagdagan natin ng 5. Yan, guys, o. Dagdagan natin 5. E dito maghuhulog yung client, kunyari. Yan, guys. So, nakakunik po tayo sa 7. Sa IP Mode 7. Kaya nagkakaroon po tayo ng oras. So, papatunayan natin, guys, na nakakunik po tayo at maka-YouTube po tayo. Sige. Magalito po tayo ng YouTube kung talagang gagana siya. So, ito, guys. Yan. So, di ba, guys? So, ganun ang sitwasyon, guys. Pero, yan. Yun lang ginagawa. Ulit ito, guys, ha? So, one, dito sa POA. So, one, yan, LAN. Papunta ka naman sa LAN. Yung one, papunta sa adapter mo na POA. Yan, LAN. POA dito sa ano? Yan, LAN. Papunta sa LAN din. Yan, one, para magkaroon ng supply. Pakunik-kunik lang yan, guys, para magkakaroon po ang gusto mong damihan ng EP Mode Outdoor. So, ngayon, guys, sana naman, guys, kung meron naman tayo, isa sa pamamaraan yun na hindi na tayo gagamit ng VLAN setup. Pero meron din akong vlog, guys, sa mga VLAN setup. Gamit ito. Dito na lang ipo, ano, 1, 2, 3, 4. Ito yung sa VLAN setup. Pwede rin itong gamitin mo. Hindi ka na lang gagamit ng mga wire nick. So, ang kagandaan nito sa 314 version 2 is hindi ka nagagamit ng VLAN una plus wire na lang ano mo pag mismatch na yun. Ang purpose naman nito, guys, is palawakin po ang iyong signal para makakonnect po ang ating client. So, guys, sa mga nakapag-chat sa akin o nakapag-message sa akin, pipilitin ko po, guys, na ma-replyan po kayo. Sa, at pasensya naman kung hindi ko ma-replyan, guys. So, ngayon, guys, salamat sa panonood, guys. Sana mayroon kayong natutunan ngayon at magamit nyo sa Piso Wi-Fi sa nakarinig nito or sa nagbabalak na Piso Wi-Fi. So, lahat, guys. Salamat, guys. God bless. Bye-bye.